Okay, so let's discuss the limitations of using ASK and FSK. So the first limitation is it is normally used for lower data rate application only and cannot meet higher data rate transmission requirements. The primary reason for this is that limited lang kasi tayo sa isang sa 1 bit per signal element. So alam naman natin na yung N is directly proportional sa bit rate, di ba? So pag mas mababa yung number of bits na ginagamit natin per signal element, mas mababa din yung throughput or yung data rate. Okay, so yun yung unang limitation. No? Pwede naman nating taasan yung modulation order or yung number of bits per signal element. Kaso may disadvantage, no? For ASK, dahil si ASK ay analog in nature and si noise ay analog in nature, pag tinaasan natin yung bits na gagamitin natin for per signal element, mas dadami yung possible amplitudes, tama? Kasi 2 raised to n eh. Ang nangyayari is, pag mas maraming amplitude, mas marami ding noise na mapoproduce. Okay? Kasi si noise and si ASK signal is both analog. And alam naman natin na si noise mas madaling kumapit sa mga analog signal. Okay? So, yun yung disadvantage of using higher modulation order for ASK. For FSK naman, higher modulation will result to higher bandwidth, no? Because of the Bessel concept sa frequency modulation signal, di ba? Kung maaalala nyo. Pag mas mataas yung modulation index, mas dumadami yung harmonic frequency, di ba? So mas lumalaki yung bandwidth, no? Ganun din dito sa FSK, which is impractical na gamitin pag meron lang tayong limited channel. So isipin nyo, taasan nyo nga yung ano, tataasan natin yung modulation order, tataas yung data rate or yung throughput. Pero yung signal naman natin, yung FSK signal, is lalaki din yung bandwidth, which is hindi practical pag limited lang yung transmission channel na pagdadaluyan ng FSK signal. So yun lang yung disadvantage of applying higher modulation order sa FSK. Okay? So for PSK naman, higher modulation order will result to decrease in distance between the signaling elements, thus resulting in increase of bit error. Nangyayari kasi pag mas magkakalapit yung signaling elements, mataas kasi yung chance na magkapalit sila ng value. Eh. Okay, so ito yung tinatawag na bit error or error bit. Okay? So yun yung mga limitations of using ASK, FSK and PSK. Okay, so ano yung isang solution para ma-prevent natin or ma-reduce natin yung error bit? So, isang solution is to add an amplitude state, and dito napapasok yung special type of digital modulation technique, which is called the quadrature amplitude modulation. So, QAM is a form of digital modulation similar to PSK, except that digital information is contained in both phase and amplitude. Okay, so hindi ko napapakita sa inyo kung paano na-produce si output na QAM signal. So ang importante lang naman dito is maintindihan nyo ano ba yung nangyayari sa constellation diagram pag tumataas yung modulation order. Okay, so sa 8 QAM compared with 8 PSK, balikan natin yung 8 PSK kanina. So dito sa 8 PSK, medyo magkakadikit pa siya. No? It's because constant yung amplitude or yung distance from the center papunta dun sa mga constellation points natin. Now, in compared with the 8 QAM, medyo magkakalayo na yung points natin, no? Kasi meron ng amplitude or change in amplitude. So as we can notice, the signaling elements now are further apart and it can allow us to increase the modulation order. Now, yun pa yung isang advantage ng paggamit ng QAM. So meron ng amplitude or change in amplitude. So kahit taasan natin yung modulation order, no, hindi na siya magkakadikit na compared doon sa PSK natin. So, yun yung advantage ng paggamit ng QAM. Okay? So, mas mataas na modulation order, magre-resulta to sa mas mataas na throughput or data rate. Okay?